So with the honeymoon herbal tea, you can express the love naturally. Kumusta? Alam mo, naisip ko lang, itong pandemic, it has disrupted everyone's lives, di ba? It's an event beyond everyone's control. It disrupted our work, our family life, our way of life. You know, some people nakita nga natin na napansin nila na biglang dumagsa ang trabaho sa kanila, na biglang nag-skyrocket. They had to meet the certain demands of work na hindi naman nila na-experience dati. Other people naman, they had to work from home. Iba naman ang mga challenges din noon. They had to find a balance between work, yung family life naman. So, marriages tend to, you know, take a back seat. And we are so busy with work, with our day-to-day responsibilities, na ang ending, hindi natin nabibigyan ng priority o pansin ang needs naman ng ating partner. And syempre, ang ending noon, wala tayo sa mood. Ang resulta, sorry hon, not tonight. Importante in a marriage to cultivate intimacy because it strengthens a relationship. Kaya naman, we invited a couple who will share with us their love story as well as the challenges of keeping the spark alive. Ngayon, kung interesado na rin kayo marinig ito, tara, samahan niyo ako. Okay, so guys, please welcome Stephen and Jenica Patricio. Hi! 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 Kamusta naman? Hi! Thank you for having us. Yes! Oh, ikaw ba yan? Sige! Pero siyempre, alam ko gano'n kayo ka-sweet. Ito, napaka-sweet din nyo. But before anything else, bago kayo magkwento, let's go back memory lane muna, ha? And let's watch your wedding video. Okay, guys? I will serve you love. I promise to cook for you. Watch movies with you, get fat with you, make more babies with you, laugh and cry with you, and of course, honor and love God together with you. I promise to be your most trusted and honest friend, your ally in every conflict. I will be your greatest fan and always remind you how beautiful you are. I will be your partner in parenthood and love our children and love I promise you myself, I will honor and respect you, and I will love you, and no other forever. Ayun, touching naman, no? Sobra naman. Anyways, itong wedding video ninyo, ano bang feeling ninyo ngayon? Ay, ang legit naman. Anong feeling ninyo, ano? Nakikita ninyo ulit yung wedding vows ninyo? Ako, nakaka-feeling ka rin siya. Nakakatuwa. Kaya pagbabalikan mo, syempre, nafe-feel mo ulit yung... Ewan ko, nakakilig pa rin siya, no? Oo. Tapos given nga yung mga challenges namin before yung wedding, nakakatuwa na, alam mo, hanggang ngayon, Kasi instead. Naiiyak pa din ako. Gusto mong pigilan yung luha, gusto mong itulak pabalik, pero meron talagang tulak pa rin sa puso pag nangyayakin. Hindi ako iyakin, pero... Umiyak ka ba sa kasal? Oo naman! Oo, grabe, umiyak talaga ako. Eh, siyempre, yun yung ano, press release, di ako iyak. Umiyak ka ba? Ha? Umiyak ka ba? Pinipigilan ko ba eh. So, tulak-tulak mo. Mas maganda sa camera pag umiyak kasi. Ha? Mas kapatid. Eh, hindi. Sino talaga ano? Bumabalik lahat ng emotions, ha? Mm-hmm. Shit naman. Lalo na yung gastos. Kaya ka na iyak! Nonetheless, how long have you been married, okay? Ako, magandang tanong yan. And may kwento sa likod sa aming mga kasal. Kasi dalawang beses kami kinasal. Dalawang beses. Yung isa, destination wedding sa Hawaii. Wow! Totoo yun. Kasi parang dati parang nakwento ko yata sa kanya na childhood dream ko siya na parang magkaroon ng destination wedding. Tapos 2018 dito sa Tagaytay. Mm. Eh, ano naman pala sinabi magastos eh? 4 years.
from counting from your first marriage. Ayun. So 4 years, no, grabe. So ang question ko is, since you've been spending time together every day, every single day for 4 years now, may natututunan pa ba kayo from each other? Something new? May nadidiscover pa ba mga bagong mga topa o kaya mga bagong hilig o may mga nuances ba, mga quirks na uy, ganito pala misis ko or ay, may ganito palang topa ang misis ko, di ba? May nadidiscover pa ba kayo? Ano, syempre, I think meron pa din. Meron at meron talaga. Andyan yung good side and bad side. Pero ang maganda kasi doon, the end of the day, nag-meet kayo and nag-uusap talaga kayo kung paano niya isisette, ganyan. Yung mga issue ko sa kanya, ang maganda kasi sa kanya, magaling siyang makipag-usap. Parang pag-communication, ano niya yun eh, eksperto siya doon. Kasi minsan, ayun ng ano eh, sarado ako minsan. Parang pag doon, okay talaga siya. So, yun, I think kahit yung mga ko sa kanya. Like, yung ayaw kong ginagawa niya, nasa-solve naman niya. Tapos bumabawi siya sa ibang bagay. So, hindi ko ba ganyan sa kanya? Nahihira pa siya mag-flash. Kaya siya nag-flash mag wi. Tapos sabi niya, may taga-flash daw kasi siya nung bata siya. So hindi ko lang kung totoo ba or binibwisit lang niya ako. Hindi, kinento ko na yan eh. Di ba nga sa Marikina sa amin, no? Nag-iigib ka pa ng tubig. Kailangan pa naman iigib ba kayo para iniigib mo? So, pag-iigib ko siya? So, kulang kasi ng tubig ng panahon mo yun. So, pagpa-flash pa, luxury yun eh. Pero nagpabago na, okay na. May, ano. Kasi the beauty of yung mga bagong discover namin, the beauty of it, meron kaming compromise or pag hindi naman tagapag-like yun, pangit talaga yun, ibaguhin mo yan. Kasi you love your wife, baguhin mo. For her and for you na din, so para sa reality. The beauty of compromise. Yes, and the beauty also accepting one another's flaws, di ba also? But you know, apart from being together, dala lang ko, may trabaho din mo kayo. You have to leave to go to work. But with the pandemic and everything, di ba? Alam naman natin na talagang some people consider it to be the perfect storm, di ba? You tend to spend more time than what is expected because sa bahay ka na lang ngayon, work from home, di ba? So, in your case, is it a good thing? I mean, for others kasi, it could be a good thing also, no? Can be a bad thing. Pero in your case, personally, as a couple, okay ba yun? More time together? At first, sa pandemic kasi na ito, no one was ready talaga eh. So, malaki yung naging adjustment namin sa first months. Siguro, almost half the year, nag-a-adjust. Paano ko mahiwala yung pabaho and yung sa family time. So, it was a privilege for me while working. Nakikita ko yung kids ko, kung paano sila nagde-develop. So, una hindi, pero eventually, I'm happy na nagkaroon, nabiyayaan ako ng ganung klaseng privilege. I'm happy for you guys because alam naman natin na not everyone is as fortunate, di ba, as you guys are na to see this as a blessing, di ba? Kasi I'm sure may mga katrabaho ka rin sa opisina na baka naman dumadaig din sa'yo, baka nakikita mo on social media or whatever, di ba, na, you know, coming into the pandemic, ang feeling nila parang, uy, wow, perfect. Marami akong oras para sa pamilya ko, kinisis, ang dami sexy time, di ba? Anytime I want it, pwede. Pero in reality, hindi mo pala talaga gano'n na nangyari. May parang yung iniisip mo sexy time o iniisip mo more time, eh parang nagiging more time for work, more time for this, na-blur yung lines between work and family time. And ang ending is parang some kids nag-o-online schooling. So yung mga magulang, naging teacher pa sa kanilang mga anak. And that takes a lot of patience and hard work, di ba? And it takes a toll, exhausting mentally and physically. So, have you ever heard experiences like that? Or kayo ba, have you ever experienced that kahit konti since this pandemic started? Like, kasi sa akin, yung eldest namin, homeschool ko siya. So, ako talaga nakatutok sa kanya. Tapos, ako rin yung gumagawa ng gawain. Wala kasi kami niya. So, ako talaga lahat pagdating sa bahay. Tapos, meron pa kaming 2-year-old daughter na, ano rin, breastfed din siya. So,
yung time ko every day, tapos routine siya, ganun eh, ang haba niya, tapos si yung time ko rin sa kanya, so nababawasan din talaga kahit lagi ako nasa bahay. Ikaw naman, mister. Hindi ka naman nag-agaw sa breastfeeding, ha? Agaw na agaw? Ako nag-agaw sa breastfeeding. Kasi may 2-year-old daughter kami na selosa. Konting hawak ko sa kanya, konting ganyan ko sa kanya. Daddy, stop! Sleep. Police. So, police talaga. So, hindi muna madadagdagan si daughter. Besides the maturation ng isang relationship, marami naman talaga factors that lead to, you know, less intimacy. Family pressure, yung time, yung energy, lahat yan. And this is when sex or sexy time, ikaw nga, diba, becomes routinal na. Yung parang just going through the motions. Have you ever experienced something like that ba? Actually, sa amin, we want sex. Okay. We want it. Gusto namin yung intimacy, gusto namin yung intimate time together, but we can't. Kasi nga, we have kids. Kaya lang, how can you find that if laging may nakasukbit sa'yo? Talagang pag nagtaan na ka na, diba? Sobrang iba na talaga. Siya, parang nung kayo palang dalawa, kahit araw-araw pwede. Oo. Ngayon, hindi na kasi nung may kids, nasa isang bahay lang kami. But, you know, there are other couples na hindi naman gaya ninyo, di ba? Na kayo talagang gusto ninyo, every chance you get na may opportunity, gagawin ninyo. There are other couples naman na, dahil naging rutinary na nga, pagod ka na, gusto mo pagbigyan ng sinisis, pero parang pagod, ayoko na talaga, wala na akong energy, di ba? May mga couples kasi na, ang ending, kunwari, busy ako sa Facebook, pero sa totoo lang, pagod na ako, ayok, tinatamad na akong makipag-sex kinesis kasi ayoko lang masaktan ng feelings niya. Di ba? Or magtutulog-tulogan na lang ako para hindi na humingi ng sexy time si Mrs. o si Mr., di ba? Have you ever experienced that? Gusto ko gising ako. Gusto mo na sexy time, di ba? Gusto ko makarami. Lalo nyo pa magkasunod, ma'am, magkaroon ng isa pang baby. Actually, apat. Oh my God, ang ganda naman. So guys, if you find yourself avoiding sex, well, just remember, hindi kayo nag-iisa. Gayahin ninyo si Stephen at saka si Jenica, di ba? Na kapag married na kayo, you shouldn't give up on having a great sex life. You know, intimacy is key to a healthy and happy relationship. So, kailangan itong pag-usapan. Otherwise, of course, resentment builds up. And dyan nagsisimula lahat ng problema ng mag-asawa. So, anyways, we invited an expert who helps couples overcome this sexual roadblock. So, please welcome life coach and marriage counselor, Coach Matt Dono. Coach. Hi, good day sa inyo, Chucky, Jenica, and Stephen. So, thank you very much for having me here. Kinagagalak kong makita kayo ngayong araw na ito. And of course, I'd like to greet everyone watching this program. Maraming salamat po. And of course, brought to us by Honeymoon Herbal Tea, talagang our advocacy to improve the marriage of many people, many couples, ay nananatili pa rin lumalagablap, kagaya ng topic natin ngayon, lumalagablap. Kasi napaka-importante po talaga pag-usapan itong mga bagay na ito, things that can improve the relationship of husband and wife. Kasi sabi nga nila that the family is the basic unit of the society, pero the basic unit of every family is the relationship of husband and wife, na kung saan kapag matayog o di kaya ay ma-solid, stable ang relationship ng husband and wife, talagang solid din ang family. At kapag solid ang bawat family, solid din ang ating society. So, bakit nga ba importante ang sex sa isang relationship? Bakit nga ba ito mahalaga sa isang pamilya, especially sa mag-asawa? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay, so let's start. No question. Sex is important, period. Sa pag-asawa, no question dyan. Sex is always important. No, sexual attraction and sexual health, take note, is a requirement to a happy and loving relationship. The more, the hotter, the more regular the sex is,
the better the relationship na talagang kahit dumaan pa yung 30 to 40 years na kayo ay mag-asawa, mananatiling solid yan kapag nandito palagi at ginagawa palagi ang sex. Okay? Now, legally and religiously speaking, sex is really important. Kasi kung sa mata pa ng batas ay hindi, kumbaga, hindi valid ang isang pag-aasawa kung hindi ni minsan hindi nag-sex yung dalawa. Ganon din sa mata ng Diyos o di sa mga religion natin na kapag hindi nag-sex ni isang beses ang mag-asawa o wala silang kakayahan na mag-sex o kumbaga ay hindi nila nasa, parang kumbaga hindi nila nagagawa yung act na yon, most likely void po yun at maaari po yung grounds for annulment. Sex is not just for procreation. Pag sinabing procreation, yung pagpapanganak, di ba? Sex is not just for just to multiply our yung mga lahi natin. It is also for recreation. Yeah, pag sinabi nating recreation, you do it for fun, and at the same time, recreation is a way for us to recreate the important things in our life. And so, base sa research, ano nga ba ang mga benefits o ano nga ba ang importance ng sex? So, ibibigay ko po ang hindi lamang yung importance nito sa relationship, kundi pati na rin sa sarili natin na personal. Ano? So, number one is physical. Merong mga maraming physical benefits ito. Kasi kung sa exercise pa, one of the best exercise na ako. May term nga dyan eh, sexercise. Diba? Siyempre, gawin natin sa mga legit na pamamaraan. Labitin mo yung asawa mo, let's have sex. Makakatulog ka ng maayos. Now, of course, yan. Sa relationship, ito, of course, ay wala nang question dyan. It enhances a sense of bonding. Yan. It enhances a sense of bonding. It improves emotional intimacy and increases your level of commitment and even increases the likelihood of couples staying together, thus lower divorce rate. Ito, research po ito, hindi ko po ito gawa-gawa. Ito po yung nakita sa research, di ba? Na merong psychological explanation dito. Kasi kapag tayo nagkikipag-sex sa ating partner, hindi lang endorphin, hindi lang dopamine, hindi lang yung mga happy hormones. Ito yung tinatawag nating love hormone. Pasensya na kayo sa mga technical terms, pero importante kasi pag-usapan to eh. Yung tinatawag nating oxytocin. Oxytocin. Ang oxytocin, ganito mag-work yan. Pag tumaas yan, at kung sino ang fino-focus mo noong time na yan, nagkakaroon ka ng unconscious attachment sa tao na yun. Kasi it increases the level of attachment to that person. So the more you have sex, the more oxytocin at kayong dalawa lang ang nagpo-focus sa isa't isa, then most likely it creates that bonding. It creates that bonding. That's the scientific way of explaining why sex is really very important sa ating relationship. How do we level up our sex life? Because leveling up our sex life will eventually level up our relationship, our bonding as a partner. So number one is increase the frequency. Diba? Kung dati-rati ay sabi nila ang average daw na katanggap-tanggap na frequency ng sex is mga once a week. Pero kung gusto nyong increase, why not? Diba? Every day. Diba? Gawin natin every day or every other day. Why not? Right? And of course, put a little extra effort to spice up your sex life. Kumbaga, kung dati-rati, sanay lang kayo sa ganitong klaseng posisyon, maybe next time you try another one. Diba? Parang kumbaga, put a little spice on it. Kasi it's not just about the orgasm. It's not just about the destination. It's really about the process. Kasi andun yung process. You focus on each other. And of course, be open. Experiment. And sabi nga ng isang psychologist and expert sa sex, sabi niya, just do it. And of course, hindi mawawala dyan yung increase your energy for sex. Alam naman natin na busy-busy tayo minsan, stress na stress sa trabaho, nati-drain tayo, nawawalan tayo ng kumbaga, gana. Pero may mga pamamaraan. May mga pamamaraan na increase natin yung energy natin. Kasi energy, more energy means better performance. More energy means better performance. Kaya nga, andito ang honeymoon herbal tea to let us express the love naturally, to increase that energy to make or to lead for a better sexual performance.
romance. Based dun sa ating napag-usapan, ano, matanong ko lang, ma'am, very curious question. Kumusta naman ang inyong quality ng inyong sex life? May mga obstacle ba? May mga, kumbaga, mga challenges na talagang humaharang o nag-challenge sa inyong dalawa to increase the quality of sex life in your relationship? Coach, may obstacle talaga, pero ang obstacle kasi yung kids. Ah, oo. Oo, hindi sila humihiwalay sa amin hanggang... Hindi sila tulog hanggat hindi kami tulog. Yung bunso ko ay selosa. Hindi ko pag umaakap, ako kay misis, nagsiselos. Ayaw niya. Yung bunso ninyo, hindi siya umihiwalay talaga pag natutulog. Talagang kapit kay misis. Yes, breastfed kasi po si bunso. Ah, okay. I see. I understand. No? Lahat po kayo natutulog sa isang kwarto lang? Yung mga anak mo kasama ni Den? Yes, oo. Kasi ayaw nila matulog din na hindi kami katabi. Talagang, tas may 6 years old kami na siyempre nagkakamuwang na. So, bumipikit yun pag konting kiss, mga ganon. I really understand this obstacle, ano, Stephen, kasi at some point nakaka-relate din ako dyan. Kasi syempre, yung aking mga anak, maliliit pa lang, isang 2 years old, tsaka yung isa, talagang 6 months, parang 1 month pa lang, kapanganak ko last month. Eh. So talagang challenge, especially kapag sa isang kwarto, ano, so parang init-init na kayo, tapos syempre, ayaw nyo magising kasi syempre, nakakahiya din naman pag nakita, di ba? May mga experiences, I know, nangyari sa inyo yan, na minsan nagising, tapos siguro magulat kung anong ginagawa. Alam nga naman, sabihin natin, nagbabato-batokpik lang, ano? May earthquake. Yun yung explanation. Oo, intensity 7, ano? Intensity 7. So, I really think these are common challenges na na-encounter, especially sa mga new family, maliliit pa lang mga anak. Pero I really think that magagawa nito ng paraan. Magagawa ng paraan. I don't know kung sa bahay ninyo kung isa lang ang kwarto, pero it's really a healthy and normal way na kumbaga gradually i-introduce na rin natin sila na maging independent, although si Bunso nagbe-breastfeed. Pero you might siguro consider, kasi 2 years old naman, you might consider, I don't know, I'm not an expert on this, perhaps talk to your pedia kung baka pwede nang i-transition into battlefield. I don't know. Diba? So parang ganun, mga try natin yung mga eventual strategies na kumbaga i-train natin sila maging independent para makatulog na sila sa separate room. Para at least kayo ni Mrs. ay dalawa kayo dun sa kwarto. Kasi kung titingnan natin yung mga Western countries like America, kahit maliliit pa lang yung mga bata, parang sinasanay na nila sa ibang kwarto. Eh. Okay? So yun lang naman siguro. I hope marami po tayong natutunan ngayon about sa sex and its importance sa ating relationship, how much it is important, no? Vital, essential, a requirement in a loving, long-term relationship. So, naway marami kayong natutunan. And again, this is Coach Matt Doming, ang inyong mental health partner. Thank you and maraming salamat. Wow! Ang dami palang benefits ng pagiging sexually active, di ba? And, you know, if you need a little help, there's always honeymoon herbal tea. Ayan, di ba? For men. Alam niyo, Chinese royalties have used this over generations for the natural health benefits from the 12 natural Chinese herbs. O isipin mo, ha? It improves blood circulation, boosts vigor and vitality, improves heart rate, it aids in strengthening the muscles, and of course, it improves seminal emission. O sarita pa, di ba? And since it's natural, there are no side effects or headaches whatsoever. So with honeymoon herbal tea, you can express the love. Naturally. O, di ba? Uy, ha? Makakala ninyo, akin ito. Meron na ako nito. Hindi ito. Di ba? Wow. Express na lang naturally. Mas marami pagkakataon, di ba?
you. Thank you for this. Expressing the love. Thank you. Excited mo, excited mo. Thank you. Yeah, no? Wow. Si Mrs. Wen, excited na rin. Ayan. At dahil nasa inyo na yan, eh, I will give you time naman also to, you know, give a love message to one another. Diba? Parang isipin mo na lang parang ano, second vows ninyo. Diba? So, sige, I leave you to do that. Ikaw naman una, Steve. So, this will be my third vow sa'yo. 2017 and 2018. Eh, ang vow ko sa'yo forever. As God commanded me, as your husband, I will love you till the end of time. That's my vow, and yan talaga ang pangangatawanan ko habang buhay. I love you, my love. I love you forever. Love, una gusto ko mag-thank you sa lahat ng ginagawa mo for me, for our family. And ang vow ko sa'yo, palagi pa rin ako nandito for you and kakampi mo ako sa lahat ng bagay. Good news man or bad news ang dumating sa atin sa mga plans natin sa future. Gusto ko ma-feel mo na andito ako palagi for you. And kung ano man yung nararamdaman mo, pwede kang magsabi sa akin anytime. Ayun. And gusto kong malaman mo na sobrang na-appreciate ko lahat yung time mo for us, especially sa kids, kapag para na ako naloloka dun sa dalawang bata. Pero yun, thank you for being the best father and of course, the best husband sa akin. Handa ka naman magka-third baby. Pero mo dun sa bunso. Handa mo talaga ng relationship ninyo. It is the best that you keep in mind, di ba, na why you love each other. Just like the first time, di ba, nung honeymoon stage nyo pala, alalahanin natin yung mga reasons why na-in-love tayo. So we would like to thank, of course, our guest couple. Maraming salamat, Stephen, Jenica, for sharing your intimate journey with all of us, ating mga viewers. Maraming salamat. And of course, gusto ko pang ipaalam sa inyo na ang honeymoon herbal tea, eh gusto pang lang pagtibayin ang samahan ninyo. Okay? So, meron silang isa pang surprise. Handa ka na? Yay! Parang alam mo na ako. O ito, dahil gusto namin pagtibayin ang inyong samahan pa, eh binibigay ng honeymoon herbal tea ang isang one free overnight hotel staycation gift certificate para sa inyo. Because of course, we want you to spend more quality time together, more intimacy pa sa inyo. Alam kong gusto mo yan, thank you, honey. Thank you rin kay Coach Matt for the advice. Maraming salamat din ulit sa inyo. Kasama ang honeymoon herbal tea, don't forget to continue to express the love naturally. Alam mo, for many years as a married person, marami na rin akong na-experience na pagtatalo. Pero siyempre, alam niyo naman, lahat naman ng mga pagtatalo na yan ay naidadaan naman sa magandang usapan, di ba? Well, today is special for our guest couple, si Stephen at saka si Jenica, because we witnessed how they were able to express their love to each other. And siyempre, with the help of honeymoon herbal tea, eh, na-realize din nila how important it is to make marriage a priority. Di ba? So, I would like to thank, of course, Coach Matt. Maraming salamat, Coach Matt. And of course, sa aking pinakamamahal na viewers, sana naman ay meron kayong natutunan dito sa bagong interview na ito. And, syempre, I would like to invite you to please subscribe to my vlog. Huwag po ninyo kalilimutan din po mag-follow sa aking Instagram account. And don't forget also to like the Honeymoon Herbal Tea Facebook page. Ngayon, kung meron naman kayong special story that you'd like to share, mga unique love stories also, please don't hesitate to message me. Include nyo na lang po yung hashtag na Honeymoon Express Love Naturally. So, paano? Bye muna and stay safe, stay in love.